Naging garabaw, siyempre, ang produce niyan, gatas. Ayan po. Kami naman po, sa Marikina po sa amin, usong-uso po, isinasabaw po yung gatas ng kalabaw sa kanin, mainit. Tapos talagyan mo ng tuyo, yung pinakaulam, o kaya kung medyo mataas ang budget natin, piniritong baka. Pwede po, choco milk, gumawa ka ng choco milk. O kaya po, pastillas, leche flan. Napakarami po na pwedeng gawin yung po ating kesong puti. Yan po ay ilan lang po sa gumagamit po itong ating gatas ng kalabaw. Alam nyo ba po, ang pinakamasarap po na mozzarella cheese ay gawa po yan sa gatas ng kalabaw. Ang ating pong gatas ng kalabaw ay malayo ang sustansya kumpara po sa gatas po ng baka. Kaya po, mas malinamnam ang gatas ng kalabaw. Ang pananaw ko nga po, pag meron kang dalawang kalabaw, ang isa pong magsasaka, kaya na pong magpaaral ng kolehiyo. Kung halimbawa, yung kalabaw mo gumagatas ng 5 litro sa isang araw. So meron kang 10 litro araw-araw. Murahan mo na yung gatas ng kalabaw. Sabihin mo, 70 pesos na lang ang benta mo. That's 700 per day. Mananakati ka lang, kukuha ka lang ng ilang pagkain, sosoga mo dito, gagatasan mo ng umaga, at presto, pera na. Una po, ang Philippine Carabao Center, handa pong tumulong sa atin yan. Talaga pong ang mandato niya, tumulong po sa magsasaka. Hindi lang po sa pagibigay ng kalabaw, kundi po sa pagibigay ng kaalaman sa pag-aalaga. Ako naman po, tiga Marikina po ako, sumulat po ako sa National Dairy Authority at tinulungan din po nila ako na matuto. Binili ko lang po yung mga materyales na kailangan at iyan po, nagpunta po sila, itunuro po nila yung tama po na paghawak ng gatas, paghandle ng gatas, at paggawa po ng proseso para magkaroon tayo ng produktong panggatas katulad ng mga pastillas, leche flan, yung pag-pasteurize, pati po yung ating mga kesong puti, mga choco milk, yogurt, isipin nyo, napakarami po. Ngayon, kung tayo naman po, wala kang kalabaw na gatasan, pero maraming nagagatas po sa inyo, pwede ka namang mamili po ng gatas ng kalabaw. At ikaw naman po yung magproseso. Eto po, gatas ng kalabaw, malaking tulong po ito sa atin. Angkop po dito sa ating bansa bilang tropical country, itong ating mga alagang kalabaw.